Driving, isa ito sa pinakamadalas ng problema ng halos lahat ng mga scooter, mapa NMAX, Aerox, Honda Click, Beats, SkyDrive, ADV, PCX, Mio, at kung ano-ano pa. So ano nga ba yung driving? Basically, yung driving po is yung pagbabibrate ng halos kabuuan ng motor. Take note, kabuuan po ng motor, hindi po yung parte lang ng motor. Halimbawa, yung plaka, yung side mirror, yung fairings, at kung ano-ano pa. Kumbaga, pag nakasakay ka po sa motor mo at nararamdaman mo po yung katawan mo na nagbabibrate din, yun po yung tinatawag na dragging. Basically nga po, ang dragging po ay nagmumula sa ating CVT or sa ating panggilid. Ito po ay cause ng pagtama ng clutch lining dun po sa clutch bell sa hindi tamang oras. Ang dahilan po niyan ay ang maruming side ng clutch lining natin or yung mga may alikabok or mga buhangin na parts dun sa clutch lining. Kaya po tumatama siya sa clutch bell natin sa hindi tamang oras. Maraming paraan po para ayusin yung dragging sa ating scooter. Una po dyan ay ang cleaning. So basically sa cleaning po, kapag nilinis po natin, baka mawala na po yung dragging. So basically doon, di po tayo gagastos ng malaki. Ang gagawin lang po natin ay lilinisin. So kapag yung motor mo ay hindi mo nalilinisan yung panggilid, mapupunta na po tayo doon sa minor operation o yung pagpapalit ng maliliit na pyesa. So basically po, resulta po ito na hindi natin paglilinis ng ating motor or ng ating panggilid, which cause na masira yung mga maliliit na pyesa kagaya ng clutch lining, pagpapalit ng slider piece, pagpapalit ng bola, at kung ano-ano pang procedure na very minor lang naman para maayos yung ating dragging. So kapag napabayaan po natin yung ating motor sa minor operation or pagpapalit ng maliit na pyesa, hinayaan lang natin nagda-dragging yung motor natin. Mapupunta na po tayo sa major operation, which is ito po, medyo malaki na yung gagastusin natin kasi malalaking pyesa na yung bibilhin natin or papalitan natin. Kasama na sa major operation yung pulley natin, yung belt natin, tsaka yung iba't iba pang malalaking pyesa dito. Yun na yung major operation natin. Depende lang yan sa operation na gagawin sa motor mo. Depende sa kung gaano kalala yung CVT mo or yung panggilid. So in short mga bossing, para hindi na tayo umabot sa minor at major operation, kailangan nating i-maintain yung paglilinis ng ating panggilid or ng ating CVT. So para malaman nyo po yung konsepto ng pagda-dragging, ipapakita ko po muna sa inyo kung paano umiikot yung gulong para maintindihan nyo kung bakit nga ba nagkakaroon ng dragging. So basically ganito yung original na posisyon nito. Ito po yung clutch bell natin at ito po yung ating clutch lining. So meron po tayong dalawang parts. So basically kapag umiikot po itong ating clutch bell, umiikot din po ang ating gulong kung makikita nyo. Ayan, no? Kapag umiikot po yung ating gulong, umiikot din po yung ating clutch bell. So connected po sila. So what if naman kung yung clutch lining lang yung nandito? Kung makikita nyo po, kapag iniikot natin yung ating clutch lining, hindi po umiikot yung ating gulong. So yan, ayun po oh. Hindi po umiikot yung dalawang parts. So ano po yung connection ng ating clutch lining sa ating clutch bell? Basically, ang clutch lining natin is kaya niyang paikutin yung ating gulong sa pamamagitan ng pagtama niya dito sa edge ng ating clutch bell. Kaya alam naman po natin na kapag umikot po yung ating clutch bell, ay iikot na po yung ating gulong. So ang purpose po ng ating clutch lining nga ay magkakaroon siya ng contact dito sa palibot or sa paikot ng ating clutch bell. Kumbaga, ang purpose ng clutch lining ay iipitin niya yung ating clutch bell para umikot yung ating gulong. So yun po yung purpose ng ating clutch. From the word itself na clutch, which is parang yun yung magiging grip para kung sakali mang magdikit na sila, parehas na silang iipot. So paano nga ba iipit itong clutch lining sa ating clutch bell? So ayun po, kung mapapansin nyo, kung bubuksan po natin ito, may spring po yan sa loob, which is kapag inano nyo po yan, is bubuka yan. Tatlong parts po itong clutch lining natin. Meron dito, meron dito, meron dito. So kapag bumuka po yan, kapag binira natin basically, dun na po siya bubuka at iipitin niya po itong ating clutch bell na magkukos po na iikot na yung ating gulong.
So ano po yung connection nun sa ating pagdadragging? So hihimayin ko po yan. So nagkakaroon po tayo ng dragging kapag ito pong clutch lining ay nagkakaroon na ng contact sa ating clutch bell sa hindi inaasang pagkakataon. So ano po yung sinasabi kong hindi inaasang pagkakataon? Kapag po nag-contact na po yung clutch lining natin sa clutch bell, kahit hindi pa tayo bumibira, ibig sabihin may problema po doon. May pumapagit na sila kung bakit nagkakaroon ng hindi inaasang pagkocontact yung dalawa. Maybe, pwede po yan ang dahil sa alikabok, dahil po sa marumi, at dahil po sa, ito, marumi din yung ating clutch bell, or parang may mga debris. Yun po yung nagiging cause ng dragging. Nagkakaroon ng contact yung ating clutch lining sa ating clutch bell dahil sa mga maruming bagay, mga debris, mga alikabok, mga buhangin. So, dun na po pumapasok yung pagdadragging nga. So, paano po natin malalaman kung anong operation po yung gagawin natin sa ating lining at sa clutch bell? Bali, ang gagawin muna natin, visual check. Tignan natin kung makapal pa yung ating clutch lining. Kung manipis na, paalitin na ito. Pero kung nakikita natin medyo makapal pa at madumi lang, linis lang kailangan natin. So, basically, gagamit nga tayo ng liha para pakinisin yung ating clutch lining. So, ito, meron akong 100, tapos meron pa akong 1,000 para mas pino. Yan ay kung makapal pa yung clutch lining natin at hindi naman masyadong pudpod. Pero kung pudpod na, ulitin ko, palitan na natin guys. Yun ay minor operation. So what about naman po kapag itong clutch bell na yung ating problema? Meaning meron na siyang grip dito or meron na siyang malalim na part. Doon na po tayo magkakaroon ng major operation or papalitan na po natin itong bell. Basically kung makita nyo sa akin, makikita nyo, maitim-itim po siya pero hindi po siya tawag dito, parang uka. Dumi lang po yan nung inano ko, ayan, makikita nyo. Natatanggal pa naman. So, sa akin, sa part ko, cleaning pa lang naman to. So, need po natin siyang laging linisan. Especially, ito pong clutch bell at saka ito pong clutch lining para po hindi po siya masira at gumastos tayo. Isa pa sa konsepto na kailangan nyong malaman dito mga bossing. Ito, kung makikita nyo, tinanggal natin yung spring. Kada clutch lining may spring yan. At binubuo siya ng tatlong piraso. So yan, kung makikita nyo, nag-slide siya mga bossing. Ayan, kung makikita nyo yung sa akin, medyo matigas na siya kung makikita nyo. Isang factor pa yan mga bossing kung bakit nagdadrag yung motor natin. Dahil nahihirapang umipit yung motor natin or na-stack up siya. Kung makikita nyo. So, ang need natin gawin dito is kailangan nating lagyan ng langis itong part na kung saan nag-lay yung ating kada clutch lining. So, yan. Kailangan natin lagyan ng ano yan, ng pampadulas para mas maganda yung ikot niya mga bossing. Makikita nyo, ang hirap po lalo na ito. Itong spring na to mga boss, may epekto yan dito sa ating clutch lining. Kung makikita nyo yung kada butas ng ating pinaglalagyan ng spring, nababanat din yan at napupudpod katagalan dahil sa, ayun nga, bumubuka ito at nahatak to. Nagkocause yun ng, kung makikita nyo, pagluwag nito. Sa akin, di ko sure kung nasa original form pa siya, pero kung nakikita nyo, parang napudpod na siya ng konti dahil nga dito sa paghatak ng ating spring sa katagalan. So, isa din yan sa dahilan kung bakit nawawala sa tension or tamang pagluwag itong ating clutch lining. So, kung napapansin nyo na malapit na ito sa dulo or sobrang pudpud na itong part na ito mga bossing, yung pinaglilaydan ng mga spring natin. Isabay nyo na rin sa pagpapalit ito, itong clutch lining. So, yun pa yung isa sa dapat alamin nyo kung kailangan nyo na magpalit. Kung pudpud na ito, itong butas na ito, at yung spring nyo. So, yun. Minor operation. Minor changes. Balik tayo dito sa paglilinis ng ating clutch lining. Ito yan mga bossing. Kinuha ko lang, hinatak ko lang. Tatlong piraso yan. So, gagamit ako ng liha na medyo makapal para matanggal yung pinaka mga baku-baku niya na maliit. So, yan. Minor operation pa lang to. Or minor cleaning, linis pa lang to.
So yung direction ng ating paglilihi is opposite siya sa flow ng ating clutch lining. So dahil ang ating clutch lining or ang ating clutch bell ay umiikot sa direction na to, mga bossing, paganyan. Kokontrahin natin sa pamagitan ng pagkontra ng ating pagliliha or paglilinis. So ganyan ko siya lilinisan, mga bossing. So yan. Ang purpose nito, mga bossing, kaya natin nililiha is para magkaroon ng panibagong grip, parang fresh na grip ulit yung ating clutch lining. So yan, mga kapindot. Nalinis ko na po itong na ginamit ako ng 100. Makikita niyo naman yung changes niya dito sa dati. Ang ngiti mo, 'di ba? Tapos ito, ayan, 'di ba? Parang na-refresh nga yung niya, yung grip na naging bago. So mas maganda na yung kapit niya. So ayan, nasanding na natin 'to, nalihan na natin, na-refresh na natin. So ayan, gagawin lang natin siya sa iba pang mga clutch lining. At yun, ayun, tapos na natin linisin, mga bossing. Kung makikita nyo, makinis na parang na-refresh na. Magkakaroon na to ng magandang grip dito sa ating clutch bell, kung makikita nyo. Pag nag-slide na yung clutch bell natin yan, maganda na. So, syempre, nalinis na natin tong clutch lining. Ayun, narumihan ulit. Lilinisin na rin natin itong clutch bell para magkaroon sila ng super gandang contact sa isa't isa. Basically, ayan, babrushan lang natin o sasabunan para matanggal yung mga grasa-grasa. Sabay na rin natin tong lalagyan ng ating mga clutch lining. So yan, walang gastos, linis muna. Oh, pindut ulit. Pindut ulit. Pindut. So yan, kung makikita nyo, tapos na natin linisan lahat ng part ng ating clutch assembly. Simula dito sa lining natin. Kung makikita nyo, makinis na, di tulad na kanina. Yung clutch spring natin, mga bossing, nilinis ko din. Pati ang ating clutch bell, kung makikita nyo, sobrang kinis na. Next na gagawin natin, at huwag nyo rin kakalimutan, mga bossing, kung makikita nyo, itong clutch lining natin, pag nilagay natin siya dito, meron siyang friction na nagaganap dito. Mas maganda, nalagyan natin siya ng high temp na grasa. So yung grasa na nilalagay ko sa buong makina, sa buong panggilid, is high temp para hindi siya agad natutunaw. So basically, lalagyan lang natin yan ng bahagya para magkaroon siya ng smooth na grip within the clutch lining. So yan, makita nyo mas maganda yung ikot niya. Hindi siya na-stack, hindi siya humihinto sa pag-ikot. So yan, di tulad kanina nung bago natin tanggalin. So yun, kung makikita nyo, mga bossing, tapos na nating i-assemble yung ating clutch lining assembly. So ito siya, lahat ng pwedeng ayusin, inayos natin, lahat ng pwedeng linisin, nilinis na, at kung may pwedeng remedyoan, ni-remedyoan man. Sa case nyo, mga bossing, kung may pwedeng palitan nyo na. Pagkatapos natin dito sa ating clutch line assembly, punta naman tayo sa ating pulley set. So, ito yung sa part na bandang harap. Dito yan, mga bossing. May isang factor kung saan may malaking impact siya sa pagdadrive natin, which is itong part na to. Ito yung back plate, tapos sa loob nito, mga bossing, is yung bola. Dito, nagkakatalo maraming dahilan kung bakit nagkaka-dragging yung motor natin. So, nandito yung ibang mga problema ng ating dragging. Ayan, so makikita nyo dyan, sa loob may bola. So, bago tayo dumako sa bola, punta muna tayo dito sa ating backplate. Itong backplate kasi natin ay may tinatawag na, ito yung mga tawag dito, slider piece. Mga bossing, so tatlo yan. Itong slider piece na to, ito yung umiipit sa bakal. So, ito yung kumokontak sa bakal. So, kapag nilagay natin yan, dapat fully contact yan, hindi gagalaw. So, may case, mga bossing, katulad ng akin. May case kasi na yung slider piece nyo baka maluwag. Nagkukos siya ng dragging kasi maluwag to eh. Kumbaga, yung kinakapitan ng bakal, hindi siya sobrang contact. Kung medyo maluwag yung slider piece nyo, mga bossing, palitan nyo na. Pero sa case ko, may tuturong remedyo para sumikip ulit siya.
nilalagyan nila ng pampasikip. Maybe lata, ganyan, plastic na makapal. Ito, case na to, parang tawag dito, cable tie siya. Purpose nun, para sikipan lang. Ayan, hindi na siya gumagalaw. So, masikip na ulit. So, yun yung isang remedyo, mga bossing. So, sa case nyo, mga bossing, kung maluwag, palitan. Kung kayang remedyuan ng konti, remedyuan. Backplate, slider piece. Yun. So, punta na tayo dito sa ating pulley. Isang part ng pulley natin at saka itong mga bola. So, may mataas na responsibilidad itong bola sa pagpapaikot ng motor natin. So, dahil bilog yan, umiikot yan, mga bossing, at umaabot yan hanggang dito. So, ang tinatakip natin dyan is itong backplate. Kung maalala nyo, dito nga yan. So, yung bola, hindi siya, continuous siya na umiikot kapag umiikot na yung motor natin. So, yan. Sa katagalan, mga bossing, magkakaroon ng case na yung iba, magkakaroon na ng kanto yung bola natin. Sa case ko, hindi pa naman siya. Magkakaroon na siya ng kanto, which is magkukos ng hindi magandang pag-ikot ng ating bola dahil bilog nga ito. So, yung iba mga bossing, nagkakaroon siya ng kanto. Take note dun ha, kapain nyo yung bola nyo, baka may kanto na yan. Palitan nyo na, cost din nyo ng dragging. So, yun mga bossing, pagpudpod, palitan. So, nasa inyo na kung papalitan nyo ng size. So, yun yung tinatawag nating pulley set. So, bukod dito sa clutch assembly, kailangan nyo rin tignan itong inyong pulley set. So, yan. After nung mga yun, syempre, titignan nyo rin yung inyong belt. Yung belt natin, para i-check nyo, ayan, titignan nyo kung may gitli-gitli na siya or parang mga punit-punit dyan sa part na yan. Kasi pag marami na siyang marami na siyang punit or lukot, ibig sabihin, palitin na, pwede na siyang maputol sa katagalan. So, sa case ko na to, pwede na, pwede pa siya. So, ano nga ba yung kinalaman ng belt sa dragging? So, minsan kasi yung belt natin, pumapagpag siya dito. Lalo na kapag maluwag, pumapagpag siya dito, causing na yung motor is i-vibrate niya dahil dun sa mga hindi usual na paggalaw niya or pagpagpag or pag-vibrate. So, yun yung isang cause ng belt. So, kailangan nyo rin i-check yung belt nyo. Belt. So, lagi lang po natin tatandaan na prevention is better than cure. Para hindi tayo mapunta sa kondisyon na nagda-dragging na yung motor natin, kailangan natin palaging linisin yung motor natin para hindi nagkakaroon ng komplikasyon sa ating panggilid or sa ating CVT na nagkukos ng ating pagbabibrate ng ating motor or yung tinatawag na pagdadragging. Also, tandaan nyo din na may consequences din yung hindi natin pag-check ng ating motor or ng ating panggilid. Isa na nga dyan yung mga minor na gastos at saka major na gastos, yung mga consequences na hindi natin inaasahan. So, para hindi tayo mapunta doon, lagi na lang natin i-maintain, guys. So, ayun lang para sa video na ito, lagi nyo tatandaan na the more you click, the more you know. Tonski TV, usapang dragging. Bye-bye.